Hi everyone, welcome back to my mom's YouTube channel, Jot Life in the Philippines, and good evening and good morning to everyone. And for today's video is we're gonna harvest some opo. And hi Mom Luz. Hi Mom Luz. So kagising lang po namin, and it's already 6 a.m. here in the Philippines, and we're gonna go to harvest the opo. And I am with Lo and so, nagtago siya kasi ayaw nang nahiya siya. And ngayon, mag-harvest na kami. And yung mga manok is nagtulog ako ng hell. Umaga na po. So, pupunta kami sa may upo. So, ngayon, kahapon po is ano, ninano po ni Papa yung mga dahon. Nag, ano, ma-aware po siya kahapon kaya po medyo maano yung lugar. And ato po yung kalabasa, may bula. Hello. Po. Hello. So, may mga bulak lang na po. Ito po yung and na meron po tayong napakalaki din. Oy, no, lagi pa po. And ito po yung upo. Napakadami na. Madami na po yung upo. So ito po yung mga upo. Merong mga maliliit and meron pong mga malalaki. Ito po yun. And ito po yung napakalaki. And yan din po, malaki din. Po. And doon meron pa po doon sa ano, nahan. And mag-harvest kami. So ito na po. At mag-harvest po natin. Mabigat po siya. Na upuan. Napakalaki niya. Mas mataas po po yung upo kaysa sa balde. Kan ni pwede na ni Harbison? Hey! Sabi nila yun daw malalaki yung kukunin. Yan. Nahinarbis silang dalawa doon. Ang napakalaki. Amang mananap dire. Ani, ay. Ano mo maap? Ito po. Hawa na, kikon-kon na iyay. So, nakatatlo tayo. Sa umaga, and ito po yung upo. Ito na po yung upo. May tatlo na po tayong upo ngayon. And may nakuha po silang dalawa. And dadalhin na po natin ito doon. So, nasa tansya ko po yung kilo nito ay nasa mga 4, 5 kasi napakabigat po. Ito po napakataas na upo. So, may dala po sila nakuha dalawa. May upo. Tara, din ako asa palihog. Tampalihog maning ko, anoy. So, napakalaki po. Oo, dito sa may ilang. Huwag tanga po na siya sa'yo, ta. Napakabigat po ng upo. Oo, takot saan. Upo, takot. Sabi nila, meron pa daw isa doon. Napakaganda po ng lugar. Green na green po. So, pumunta na po kami doon. So, kasama ko po si Geraldine ngayon. Gilising ko siya ng maaga. Sabi ko sa kanya, din, mag-arbus tayo ng upo. Baka, ano kasi, kapag natagalan, baka malaya, ganun. So, sinabi ko niya, sige, and gising ko sa talaga ng maaga. Kagabi kasi po ay nag-module kami. And gising kami ng maaga kasi may mga manok na kailangan pakainin. And yung mga baboy din. And gising ko siya kasi mag-harvest kami ng upo. Kaya pa na ni mo? So, tapos so, meron kami limang upo na kuha. And nasa 10 kilo daw sabi ni Geraldine. Lapos naman siguro ganun. Bukit
Dahil magugulay kami. Tapos palitan na natin itong bago. So yan ang napitas na upo. Dong, unsay imong gibuhat, Dong? Dong. Dong. Oh. Kagwapo sa akong dudong. Oh, smile. Nakablo. Naka-lipstick si Dudong. Layos nila yung mower. Pila ka buok te. So isang upo pandesal. Nabili kami pandesal. So meron akong na pitas na pichay sa garden. Kaya ito anuin namin to, lagyan ng sardinas. Ayusin mo na pag pangalan nito, hugas. So meron kaming mani dito for sale. Ibinta namin tapos yun na. So dito banda nilalagyan na ng mga kangkong para din sa mga manok, lagay sa baboy kasi malapit lang dito ang malapit lang dito ang tubig din. Next, na gumawa na naman kami ng yung ganito, yung papataba ng lupa dahil lagyan mag ako magseedling ako ng kamatis kasi sayang ang panahon pag ng kamatis. So ito yung kamatis na gagamitin ko. Ito siya, yung kamatis na para siyang kinalabasa tomato. Ito siya. Yan. Kinalabasa tomato. So i-try namin dito sa farm yung kinalabasa na tomato kamatis para maano siya. Oh, okay ba? So magpunla muna ako. Yan. So kala nilang lang kamatis. So i-ano mo lang to. Ilagay. Magpunla. Kinalabasa na yan lang kamatis. So para meron tayong matanim, maghintay na lang tayong ilang araw para may gusto ko kamatis na naman, mais ang ilagay natin sa farm. So yan, maglagay kami. Assistant kong mabait. Hi. Hello. Oh, ang ganda ng aking assistant na bunso. Ah, okay. Tangkong. Ayan si tangkong. Kangkong na siya. Magtanim tayo naman ng kangkong para mayroon tayong adobuhin. Tapos, meron ding isa dito. Si sweet melon. Try natin ito, sweet melon. Pinadala ito ni ma'am, kaya kailangan itanim. Si tagula naman. Oo, ha? Oh, masarap yan, sweet melon. Itong tanim na ito, si Makupa, ang ganda na niyang tubo niya. Ayun. Itong mga tatlo na ito. Walang nagawa. Nang huyab na si kuya ni mo. Yun nga, sa kanyang Kini nakmurag mustasa ni siya. Awan ko. Hindi, yung hindi, pag hindi nakakilala nito, pa. Nakalimutan ko nga din ano to. Pero parang mustasa yata ito.
Yung mga manok namin, gala-gala. So, kasi tapos na yung ano, natapos na yung mani, ang gagawin namin, iba na naman itatanim. Kasi para hindi masayang lupa na mataba. Yan. Ang ganda ng pitse natin, ano. Iba pa siya tingnan. Kasabaw na tayo ng baka nito. Wow. Naon sa man dai na? Na, tanaw po ni. Ano? Tapahin. Ibig sabihin nasira na ng mower mo? Adi, possible na do. Naguba nen? Ye. Langugay. Dango kayo. Di kuan. Ni kuan. Kapon. Ge. Mahal na god. Salamat. Thank you, Ma'am Los. Salamat lang, Los. So yan banda, iba din yan dyan. Tapos dito si Kamatis. Then dito naman is meron akong iano ilalagay. Si Sweet Melon. Ano ko muna siya. Ipunla para i-transfer na lang para kasi lilinisan ko pa yung ano niya. Maglinis kami ng para sa lagayan niya. Kaya kung may pagkataon nga mag-ano ng tanim habang may ano pa, kailangan asikasuhin agad. Kasi yan na, kagaya nito, pag nilagay, hintayin mo na lang silang tutubo. Tapos i-transfer na lang. Yan siya. Morning pa kasi dito, kaya ang duty namin ngayon sa Zoom is mamaya alis, maalis kami. Kakain muna kami before alis. So, habang wala pa sa time, libangan muna. Tapos si Perry may gagawin din. Inaayos pa nila yung nasira na yata yung mower niya. Good morning, Ma'am Los. Dito po kami ngayon. So, konti na lang. Then, alis ako mamaya. Pupunta rin ako sa day. Hanap din ako ng itatanim doon na seeds. Sana mayroon silang ibigay sa akin. Kasi kung bibili ka talaga, mahal. Mahal. Tapos, ay nako. Iba kasi yung seeds dito. Kumbaga, nagpatubo ka ngayon ng upo. Tapos magpa... Kasi tapos magpatanda ka. Iba na yung bunga pag next. So, kailangan puro daw ang advice ng ano, ng day eh. Bago lagi yung binhi. Pero pwede rin ano, magpamatanda. Kasi gano'n naman din to eh. Okay. Nakadepende lang. Kumbaga may kalabasa, itapon mo lang sa gitagiliran. Magbubunga yan siya ng ilan lang. Tapos, yun lang. Pero yung bagong binili talagang kalbasa, ang daming bunga. Ang daming, no. Dito kasi sa umaga, yan. Nag-almusal sila ng tinapay dahil nakabinta kami ng upo. Yun lang. Pag may dumaan na, ano, nagtinda ng pandesal, mayroong parang barter style ba? Tapos, yung kapitbahay, bibigyan din. Kasi pag sila rin may bunga, bibigyan din kami. Hindi kami nila kinalimutan. It's better to give din. Huwag na lang, ako na. Nauna, ano ko na. Malagay ko na. La di da di da 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 da. So, it's a simple na ano, nagpunla tayo ng tan ng mga binhi, mga seeds para maano siya. So, yan. Klina at magtubo kayo lahat kasi handa ko na yung taniman niyo. Todo. Ha? Oho. Sa usa ka buok nila, ilang kilo? Ambot lang, ilang kilo, lugat man. Lugat siya mga dalawa, no?
Magbitas muna ng pupo. Pandisal. Kaya may isda kami dito. Yung pandisal. At yan ang isda. Lagyan namin ng gulay. At magluto kami ng kunting gulay para sa mami. Si Buwan. Si Tuyo. Tuyo. So ito ng aking luto nga sardinas with pechay. And yun nga na umuusok-usok dahil luto na siya. Ready to serve to breakfast na. So thank you for watching sa aming vlog and God bless everyone. Okay, andito na kami sa Zoom. Continue to work. Yan si Jana, pinifix na niya yung pagpintura. Pero hindi lahat siya ang gumawa nito. Marami kami. Sa akin, tatapusin ko pa. Nakalimang ano pala. Nakalima tayong ano no? Galon? Bilad mo na sa init para ano siya.